Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pungtunghayan ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Matatagpuan po sa Lucas 18 verses 35 to 43. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyari. Nagdaan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila. At siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng nasa unahan, ngunit lalo pa siyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko pong sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Ano ang nais mo? Ang tanong ng Panginoong Jesus. Ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Nais ko pong magbigay sa inyo ng nais ituro sa atin ng Diyos sa umagang ito. Una po, katulad ng lalaking bulag na ito, tayo ay may kapansanan din na dinadala sa ating buhay. Maaring hindi tayo bulag literally, pero meron tayong mga nangyayari sa ating buhay na nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Siya ay di nakakakita, ngunit malakas ang kanyang pandinig. At sa kanyang kapaligiran, very sensitive siya dahil sa ang ginagamit niya ay ang kanyang pandinig. Narinig ko itong mensahe na ni Pastor Jack nung ating revival. At ganyan din po sa atin, marami sa atin, tayo ay literally nakakita ng ating mga mata, ngunit bulag ang ating mga puso, ang ating buhay, dahilan sa binulag tayo ng kasalanan na nagtatabing ng katotohanan sa ating mga mata. Maraming mga tao sa kapaligiran, sa mundo ngayon na hindi nila nakikita ang katotohanan ng salita ng Diyos o hindi nila nauunawaan ang mensahe ng Panginoon dahil binulag ang sanlibutan ng Diyos ng daigdig na ito. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ganito po, "Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag, ang mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siya ang larawan ng Diyos." Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan na ang Diyos ng daigdig na ito ay binubulag ang mga tao upang hindi makita ang katotohanan ng Panginoong Jesus, ang katotohanan ng mabuting balita. At marami rin po na kahit nakikita na ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay, nananatiling nagbubulag-bulagan sa kabutihan ng Panginoon, or paano natin nasasabing nagbubulag-bulagan? Dahil hindi sila lumalapit sa Panginoon, hindi sila nagbibigay ng pananampalataya o pagsamba sa Diyos. Dahil inagaw ng Diyos ang sanlibutang ito, ang pananampalataya, ang pagkilala sa Panginoon, at dahil din sa kasalanan na naghahari sa buhay ng sangkatauhan. Ngayon, makita po natin ang lalaking bulag na ito. Kahit po siya ay bulag, nais po niya na makita, nais po niya na makakita ng katotohanan o makita ang kagandahan ng mundo. Kaya nga po, nung malaman niya na ang Panginoong Jesus ay dumaraan sa kanilang lugar, doon sa
kinatatayuan niya na mamalimo siya, ay nagkaroon po siya ng pagnanais na marin na tawagin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Siya po ay maaring narinig na niya yung mga ginagawa ng Panginoong Jesus, naririnig niya ang sinasabi ng mga tao, ay alam mo ba, meron siyang pinagaling, narinig siguro rin niya na pinagkukwentuhan ang mga mensahe ng Panginoong Jesus. Pinagkukwentuhan nila na si Jesus ay nakabuhay ng patay. Kaya nga ang lalaking ito na merong kapansanan ay gayon na lamang ang interes niya na tawagin ang atensyon ng Panginoong Jesus upang siya rin ay makaranas ng kabutihan ng Panginoon at pagpapagaling ng Diyos. Siya po ay tumawag, tinawag po niya ang atensyon ng Panginoong Jesus. Tinawag niya ang Panginoong Jesus sa pamamagitan na sumigaw siya ng buong lakas, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Yung pong kanyang pagtawag ay pagtawag po ng may pananampalataya. Maaring alam din ng bulag na ito yung mga sinasabi ng salita ng Diyos dahil po sila po ay bukas sa katotohanan ng lumang tipan na merong darating na Mesyas. At ang kanyang pagtawag sa Panginoong Jesus ay tawag na naniniwala siya na si Jesus ang Mesyas dahil sinabi po niya, "Jesus, anak ni David." Alam po niya na ang darating na Mesyas ay anak ni David. Kaya nga po ang kanyang pagtawag sa Panginoong Jesus ay tawag ng may pananampalataya. Tinawag niya, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Isinaad niya rin ang kanyang pangangailangan. Naghumingi siya ng kahabagan ng Panginoon. Tinawag niya ng buong lakas. Siya po ay inawat ng mga tao. Inawat po siya na huwag kang maingay, huwag kang disturbo dyan. Yun po ang ginawa ng mga tao. Sinaway po siya. Ngunit lalo po niyang inilakas ang kanyang pagsigaw upang matawag ang pansin ng Panginoong Jesus. Ano po makikita rin natin na matutulungan tayo ng halimbawa ng buhay niya o yung makita nating mensahe dito? Persistency, eagerness, faith. Yung po makita natin sa kanya. Tayo po na lumalapit sa Panginoon. Tayo po na tumatawag, yung pagtawag po ay panalangin. Are we persistent sa ating pananalangin sa Panginoon? Tayo po ba ay eager? O tayo po ba ay meron tayong ganung kasidhi na paglapit sa Panginoon para sa ating mga pangailangan, para sa ating mga kabigatan, sa nais nating ano? At isa pong point dito, yung tayo po ba ay lumalapit na may pananampalataya sa Panginoong Jesus na siya ang Mesyas, na siya ang anak ng Diyos, na siya ay makapangyarihan? Meron po ba tayong ganung damdamin sa ating paglapit sa Panginoong Jesus? Makita po natin dito, hindi po naging hadlang ang kanyang katayuan. Hindi po naging hadlang yung mga taong sumasaway sa kanya. Ibig sabihin, gagawin po niya ang lahat upang marinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Tayo po, wag po tayong mahintuan ng mga discouragement na nangyayari sa ating buhay. Mga tao na nagsasabing, hindi ka nagagaling, o kaya mga taong nagsasabing, wala ka ng pag-asa, o kaya mga taong dumidistract ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Or sometimes, ano po yung pumipigil sa atin para lumapit talaga sa Diyos? Ang isa pong bagay ay ang kaabalahan. Minsan sinasabi ng sanlibutan, huwag kang magbigay ng time dyan sa pananalangin or sa ano pa mang bagay na patungkol sa Diyos. Asikasuhin mo ang iyong buhay, magtrabaho ka ng magtrabaho, gumawa ka ng gumawa at matutugunan ang lahat ng iyong pangangailangan. Yun po ang isang pambubulag ng mundong ito. Pero ang lalaking ito, siya ay very eager na lumapit sa Panginoong Jesus. Katlo po, na nais nating pakinggan dito, si Jesus ay nagbigay ng katugunan. Si Jesus po ay narinig ang kanyang pagsigaw. Narinig po niya ang kanyang daing. At nilapitan po siya ng Panginoong Jesus. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Dalin niyo pala." Ang ginawa ng Panginoong Jesus ay sabi, "Dalin niyo sa akin ang bulag na yan." Inilapit siya. "Dalin niyo sa akin ang bulag na yan." Ang isang katotohanan na pwede nating matutunan, ang Diyos ay palaging nakikinig sa ating mga panalangin.
ang Diyos ay attentive sa ating panalangin at handa niya tayong tulungan. Handa niyang gawin at handa niyang pakinggan ang ating mga naisin, ang ating mga pangailangan. Batid ng Diyos ang ating mga kailangan. Batid na yan ni Lord before pa tayong lumapit. Pero kailangan po niyang marinig mismo sa ating mga bibig ano ang ating kailangan. Katulad po ng lalaking bulag na ito, alam ng Panginoong Jesus ang kailangan niya. Alam ng Panginoong Jesus na kailangan niya ng paningin. Pero tinanong siya ng Panginoon, ano ang nais mong gawin ko sa iyo? I don't think na meri pang iba na iniisip ang Panginoong Jesus na nais ng lalaking ito. Batid ang Panginoong Jesus ang buhay niya. Pero tinanong siya ng Panginoon, dahil gustong marinig ng Panginoong Jesus mula sa bibig niya, ano ang nais niyang gawin? At sinabi ng lalaking bulag, nais ko pong makakita muli. Ayan, nais ko po, ibig ko po na sana'y manumbalik ang aking paningin. Direct to the point ang kanyang pangangailangan. Kapatid, nakikita ng Panginoong Jesus ang iyong kailangan. Pero nais ng Panginoon, sabihin mo sa kanya directly, ano ang iyong kailangan? Ano ang nais mo na gawin sa iyo ng Panginoon? At ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pagkatapos po siyang pagalingin, ano po ang ginawa ng lalaking to? Siya po ay sumunod kay Jesus at nagpasalamat. At dahil po sa nangyari sa kanyang buhay na siya ay nagpasalamat, sumunod sa Panginoong Jesus, yung mga taong nakakita ng pagpapagaling ay nagpuri rin po sa Panginoon. Kapatid, ang nais ng Panginoon, kapag ang Diyos ay tumugon sa iyong panalangin, magpasalamat ka. Paglingkuran mo siya, sumunod ka sa kanya upang mas marami pa ang magpuri sa Panginoon. Pangkaraniwa, nakakalimutan natin ang magpasalamat. At higit sa lahat, ang sumunod sa kabutihan ng Panginoon. Sumunod sa kanya at maging tapat. Napakaraming bagay na nais ituturo sa atin ng kwentong ito. Pero bayaan ninyo na makita nyo ang katotohanan ang ibinigay sa atin ng Panginoon sa ating buhay. Nais kang tulungan ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, at ikaw ay magpasalamat at sumunod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po. Palagi kang tumutugon sa aming mga panalangin. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa umagang ito. Sino man po na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, ay nawa nga po'y lumapit sa iyo at buksan ang muli ang kanilang mga paningin ng pananampalataya. Panginoon, dalangin po namin na ikaw po ang kumilos, magbigay ng kagalingan sa buhay ng bawat isa. Makita namin ang iyong katotohanan at iyong kabutihan. At kung kami man ay iyong dinggin ang aming mga panalangin, matuto kaming magpasalamat at sumunod at maging tapat sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang tagapakinig sa umagang ito. Ito po ang aking samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, and magkita po muli tayo ulit bukas.